Oh my gosh. Wala nang kalaman-laman yung ref natin. Ay, bakante na siya, Chi. Oh my gosh, kailangan ng refillan. Go. Yes, mga ka-color, samahan nyo yun. Naubusan pala tayo ng stock sa ref. Okay, samahan nyo yun. Magpupunta tayo sa balad. Ang balad din yung isa sa pinakadinadaya dito sa amin din malapit. Kompleto, maraming nabibilhan. At nandun na yung mga Filipino store. Okay, let's go! Now na! Hello, hello, hello mga kakolors. For today's video, tara, samahan nyo ako. Sabi ko nga sa inyo, pupunta tayo sa balad kasi naubusan na tayong stocks for 2 weeks. At dahil dyan, of course, malaylayo kami sa balad. Kaya itour ko muna kayo sa lugar dito sa Khamis or dito sa Aba, Saudi Arabia mga kakolors. Nasa bundok kami literal, pero ang bundok namin ay maganda kasi maraming mga puno. Hindi siya halatang disyerto. Maraming mga tanim na green, maraming bulaklak, maraming kahoy at malalawak yung mga kalsada. Kita fresh na fresh yung mga tanim, pero syempre napakaraming bahay ito mga kakolors. Ang tataas din ng mga building dito, may mga sikat ding mga hotel, ginabi natin sa kalsada at may mga magagandang pasyalan din syempre dito sa lugar kung saan kami nandito. And of course malaking syudad din kasi ang Khamis Abha mga kakolors, kaya eto maraming sasakyan at talagang napaka progressive yung lugar. Ito naman yung pinaka view ng city proper nila. Ang ganda diba, nakapaka progressive at ang pinaka-iconic na water pump, yes, tubig po yan. At ang flyover dito mga kakolors. Dahil bukod sa malalawak yung mga kalsada dito mga kakolors, wala pong bayad yan. Grabe. Talagang makikita nyo talagang isang progress na isang lugar dahil talagang minimaintain nila at talagang priority nila yung kagandahan ng kanila kalsada unang-una. At dahil kay mga kakolors, natatapos ng ulan, eto maglalakad papunta sa balad dahil basa, baha dito. Wala na talagang pagkakaiba to sa Pilipinas. Grabe, no? Parang ordinary lang itong Saudi talaga. Hindi na siya malamang. Disyerto pala talaga siya. Pero anyway, nandito na tayo. Nakabili na tayo ng gabi. Nakakuha na tayo ng kamote. At tumitingin na tayo dun sa pagkukuha tayo ng papaya. Gawin nating pang tinola. Oh my gosh. At eto nga. Nakabili na tayong sili. At meron pa tayong labanos. At eto pang mustasa. Grabe na talaga ito. At ang napaka-fresh na pecha. Yung eto. Huwag naman natin kalimutan ng sibuyas dahon. Dahil kailangan natin ito sa mga sabaw-sabaw. Eto na loka ako. Akala ko talaga Khamis. Wild pepino pala siya. At eto, nakabili din tayo ng takway. Oh my gosh. Giant takway kayo dyan. At dahil dyan, tapos na tayo. Punta naman tayo sa isdaan. Ang mahal ng isda for today's video. Itong tilapia na to, 30 real ang kilo. Nasa 200 plus ang kilo. Nakakaloka. At eto, mura-mura lang siya. Kaya eto na pinatulan natin. Kaya go, 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 go. Nice. Sayang din, di ba? Makakamura tayo. At agad-agad, tawid na tayo sa grocery section. Ito yung pinakapaborito kong portion. Di ang pumunta dito sa Pinoy Store! Grabe, ang daming mabibili dito. Saktong-sakto, ang dami nilang kakanin, ang dami nilang chichaya. Of course, ha, mga kakolors, halal yun. Kaya don't worry, mapi Hong Kong, okay? At nakakita nga ako dito ng sito, may mogo-mogo pa. Oh my God! Ang dami talagang panukso. At andito, may nakita kong suman na pristine. Naka-frozen yung suman at ang banana na saba. Oh my goodness, may nakita pa kong mga crablets at may nakita kong mga hotdog na galing Pilipinas. Ay, yung tinder juicy na yun na nakakagigil na pagka mahal-mahal yan dito. 60 reals, hotdog na tinder juicy, 1 kilo, samantalang yung francs nila dito, 1 peraso, 5 reals lang. Diyos ko, doon ako, meron pa sila. May gastipas na tika. Ano ba yun? Tikoy ba yun? O, hopia pala, sorry naman. Grabe, no, ang dami. At eto pa nga, may nakita pa akong mga turon. At yung niyog na, Diyos ko, niyog na baog na buko. Nakadimunyo ka. Eto, nakita natin ang pagkasarap sa sarap. Oh my gosh, ang dami. Meron pa silang mga longganisa dito. Diyos ko, pera na lang talaga ang kulang. Pera na lang talaga, promise. Eh, dito talaga, hindi ka mauubusan, hindi ka magugutom, at hindi mo mamimiss ang mga pagkain sa Pilipinas. Dahil kahit papano, meron talaga sila dito. Paparamdam pa yung mga noodles, mga pancit canton, mga Lucky Me. O, di ba may brand talaga, Picas, na galing Pilipinas. Etong mga, Diyos ko, nakakaloka. Kaya dahil dyan, nabitin ako, nagutom ako, natakam ako sa'yo. Ito ka, oh, pancit canton. Hello, hello, hello. At dahil nakikita ko pa yung tuyo. Day, ang sarap. Ay, meron ako nakitang bingka. Bingka ba yan? May gas na dimon nyo kung bingka ka. Ito pa. Diyos ko, nagigigil ako. Sabi ko na yan. Parang mapapagastos talaga ako. Diyos ko, Rudy. Ano ba? Ayoko
ko na umikot-ikot sa tindahan na to dahil magagastusan ka talaga. Hindi lang magagastusan, mabubutasan pa ako ng bulsa sa mga bilihin na to dahil bukod sa masasarap at natatakam ako, Diyos Mayo ang mamahal. Ay, nalang ng bagoong na to, naku, nagigigil ako sa iyo eh. Parang, naku, may mangga pa naman ako nakita doon. Kabaryo piesta ka at walang kamatayang mga corned beef, Argentina meatloaf, Argentina ulam sa umaga, ulam sa tanghali, ulam sa gabi. Pure Foods ka ba? May cash yung corned beef ng Pure Foods at ang Argentina corned beef na may mighty meaty pat. Ang walang kamatayang ligo at ang 555 na mamimili ka na lang adobo mechado at minudo na flavor. At ang sardinas, na pinakamabilis. At ang pambansang ulam na kahit kailan hindi na pagsasawaan. Eto ka, ligo! Ligo na tayo! Now na! Ito na naman siya, nagigigil na naman ako. Nakikita ko na naman itong mga kakanin na to. Diyos ko, ang sasarap ng mga tinapay. Ayan, may nakita pa akong butchi-butchi. May nakita akong puto seco. May nakita tayong mga bato egg pie. Grabe, ang dami nila dito. Naglipala talaga siya. Nasa Pilipinas lang ba talaga ako? Diyos ko, nilalapitan nyo na lang talaga ako. At eto, ang Del Monte nga pala mga kakolors. Grabe, ang mura dito. May naka-sale sila. 4 na piraso, 100 pesos. Pero dito, ano yan? 10 riyal. O, diba? Kahit papano, malaking tulong na rin yun. Kaysa naman, Diyos ko. Mamahal pag kinonvert talaga siya, hindi biro yung presyo. At dahil marami tayong lakad, marami tayong pagod, eto ka, mag-reward naman tayo. Diyos ko, kumain naman tayo dito sa KFC. Para pampaanakdo pala yung sorry stone na siya. Ang lalaki ng mga chicken nila serving mga kakolors. At yan naman yung kanin. Cash yung kanin na nakakagigit. Ang sarap ng manok nila. Ang lalaki. Parang isa lang siguro makain ko dyan. Pero try ko talaga dalawa. Pero sige na nga, try ko tatluhin talaga. Diyos ko, may mga coleslaw pa sa options tsaka fries. Ay, tuwang-tuwa yung bata, nakakain siya. My gosh. So, sige lang, kain lang. Kasi paminsan-minsan lang natin to ma-experience kasi malayo tayo sa ganitong mga kainan. Kaya lang walang Jollibee dito, no? Pero okay na rin to KFC kasi ang McDo naman na dito nakakalok. Walang chicken, puro lang burger at saka nuggets. Kaya dito na lang tayo sa KFC. Kasi paano malalaki yung manok, malalaki yung serving nila. Talaga isang piraso, mabubusog ka na. Grabe. Pero anyway, dahil dyan, pauwi na tayo at eto, babalik na tayo sa bahay at na-traffic pa tayo ng very, very loud. Diyos ko, sa maghapon at magdama pagbabiyahin natin, eto na, pauwi natin sa bahay. Ayun, nakarating na tayo sa bahay na maraming pagod, maraming dala. Pero syempre, marami tayong bit-bit. Bit-bit lang yan. Walang laman yan. Anyway, mga kakolors, grabe yung experience natin for today's vlog. Grabe yung mga experience natin sa paglalakad, kahit umulan, kahit bumaha, basa yung semento, traffic, at mahaba yung mga pila doon sa mga bilihan kasi maraming tao. Enjoy pa rin naman natin. Mga kakolors, kita-kita ulit tayo sa sunod na mga vlog natin. Huwag nyo akong iwan. Samahan nyo ako sa journey natin dito sa Saudi Arabia. Hindi ngayon, hindi bukas. Now na!